So our next module, as I mentioned a while ago, it's already the 8th, if I'm not mistaken, is educational technology. So before that, let's have a recall first of the different modules that we had. We started with the teaching profession. We defined the profession of teaching, the professional teacher. Okay, and then we followed by the foundations of education, philosophical foundation, historical foundation, psychological, what else? Sociological and anthropological foundations. And then followed by the code of ethics for professional teachers as part of the legal foundations. Okay, and so with the discussion of the PPST, the Philippine Professional Standard for Teachers. And then we started discussing the child and adolescent development to know the nature of our learners. Kasi sila naman yung inseparable nyo later on. Yung kasakasama nyo araw-araw, maghapon, ang mga estudyante. Okay? And then after knowing your students or learners, we discuss also the different principles and theories of learning or facilitating learning, including the principles and theories of learning and motivations. Okay? And then after which, we proceeded with curriculum development or the teacher and the school curriculum, wherein we defined the basic concept, the nature of curriculum, as well as the curriculum process. Okay? And curriculum development. So meron na kayong ituturo, may estudyante na kayo, na nakuha nyo na yung principles and theories of learning, meron na kayong curriculum na ituturo. So we also added the curricula of the Philippine schools. So we give emphasis on the K-12 curriculum and the matatag curriculum. So meron na kayong curriculum na ituturo. Okay? So before na magturo kayo, syempre, we need to know also ano pa yung mga kailangan yung materials to make your teaching delivery or instruction effective. Okay? Kailangan mo din ng mga instructional aids, di ba? Kailangan mo rin ng mga materials, methods, what else? Yung technology. Okay? So, in this module, educational technology, at the end of this session, you should be able to employ teaching strategies, methods, instructional materials, and technology. What else? Classroom management techniques that are appropriate to the different subject areas and inclusive, okay, of learners from various groups, from various types of learners, from different learning style and teaching style. Okay, so in the same manner, at the end of this session, you should also demonstrate skills in developing and using variety of conventional and non-conventional resources, including ICT, yung information and communication technology, to address the learning objectives, the learning goals, and the needs of our various learners. So, dito sa educational technology, yung mga instructional materials naman, ano-ano yung mga magiging katulong ni teacher sa kanyang pagtuturo. Okay? Kasi ang next na module dito is principles and methods of teaching. Pero unahin mo na, dapat na una yung principles and methods, pero unahin natin yung educational technology. Okay? So, if you recall, nung kayo ay nag-aaral pa, siyempre may mga ginagamit si teacher. But, gone are the days ng mga Manila paper, mga picture-picture, di ba? And different ways, different methods or approach of the teacher in presenting the lesson.
Siyempre si teacher, gusto lang naman niyang maging maging tawag doon, maging effective, maging maganda ang experiences ng mga estudyante sa kanyang everyday classes. Kaya kailangan mo ring mag-integrate. Kailangan mong gumamit ng mga instructional materials. So, yun yung focus ng educational technology. Especially that we are here abroad, syempre, state of the art ang mga facilities nila dito. Diba? All classrooms are what you call this, upgraded with yung latest innovations in technology. Yung mga smart board, may mga holograms pa sila. There are some schools na may mga robotics, may mga robots na din. Diba? So, those are all parts of educational technology as a module. Okay, para maging complete ang inyong pagtuturo or pagiging teacher later on. Okay? So, what then is educational technology? So, kung titingnan nyo, education technology. So, technology came from the Greek word techne, which means craft or art. And it is also another word for technique, which means with the same origin and also may be used when considering the field of educational technology. Okay. So, all the ways people use their inventions and discoveries to satisfy their needs and desires. That's also another definition of technology according to the World Book Encyclopedia. Okay, so educational technology may be extended to include the techniques of the educator. Okay, the techniques, kasi nga another word for technique. So, yung technique ng mga teachers in the teaching learning process may refer to educational technology. Okay, what else? Yun, yung mga inventions, how people use the inventions, the different discoveries, okay, in learning, which also may refer to technology. Okay, what else? When we speak of technology, hindi lang sila yung, kasi our first notion when we hear technology is yung mga machines, di ba? Gadgets. So, technology is not just machines. It is a planned, systematic method of working to achieve a particular goal, a particular objectives, okay, or a planned outcomes. So, it is a process, okay, not only a product na yung machine na sinasabi natin. So, educational technology means the use of all educational resources. So, as a process, it is the theory and practice of designing, developing, utilizing, managing, and evaluating the processes and resources for learning. Diba? Diba sa nung curriculum development natin, meron tayong stages, the curriculum process. So, una, design mo muna. Okay? Then you develop. Then you gamitin, utilize. And then you need to manage and evaluate. Okay? Same is true with educational technology. So, as a product, it includes the product of this process such as program text, yung mga books, TV programs, computer software, audiovisual media, interactive multimedia, and the entire courses of instruction. As a product naman siya. Okay? So, generally speaking, so the use of all of these educational resources is what we call as educational technology. Lahat ng materials, okay? Not only materials, resources, human resources,
Okay? The methods, the techniques na gagamitin mo sa paggamit ng mga materials, media that we are integrating. Okay? But of course, it should be used in a systematic manner. Kaya nga tinawag siyang process. Okay? They should be integrated and used in a systematic manner to optimize learning. Okay? To optimize learning. So, learning, therefore, it can be effective with the integration or utilization of the different or the different various, I mean, the various instructional materials. So, learning, therefore, and not teaching is the crucial task of the entire educational process. Okay? So, in that teaching and learning process, ang emphasis, okay, ni teacher, kasi sila yung magfa-facilitate ng learning and sila yung magbibigay ng since they will facilitate learning, they will make learning effective as well as efficient. Okay? It is efficient in the sense that learning with the use of educational technology. Okay? Siyempre, magiging interesting yung klase, magiging easier to deliver sa mga estudyante kung meron kang technology na ginagamit. If you are aided by different instructional materials, mas madaling magturo. Kaysa yung kinukwento mo lang na ganito, di ba? Pag magtuturo ka naman, let's say, magtuturo ka ng story, short story, kaysa kinukwento mo siya, binabasa mo sa libro, why not use some materials? Okay? Pwedeng in the form of clips, video clips, or yung mga film strips, or kung wala talaga, kahit mga pictures lang ng different scenes. Diba? Diba sa pagtuturo sa mga maliliit na bata, diba? Pag magkukwento sila ng may mga short stories sila about animals, about fruits, may mga pinapakita silang mga visual aids. Okay? Mas madali kasing maintindihan, mas madaling ma-deliver yung gusto mong i-deliver na lesson sa iyong mga learners with the use of this technology. Okay? 5 domains of educational technology. So, we need to consider this to increase the potential for success during the instructional process. Okay? So, it is also important that you future educators should be knowledgeable of these 5 domains. Okay? Parang sa ano din natin, sa ating curriculum process, designing, developing, utilizing, evaluating, and managing. So, first is to design. This is the planning phase of educational technology. Paplanuhin mo muna kung anong gagamitin mong material. Okay? Tingnan mo kasi yung sa expectations ng mga learners, yung nature ng learners mo, yung nature ng lesson, okay? Yung interrelationship that constitute a content area, kung ano ba ang kailangan mo, okay? So, after designing, you need to develop. So, when we say development, this is organizing the process of producing learning materials from a detailed plan. So, nag-design ka, kailangan mo nang i-produce. That is development. Tawag din dito ay instructional product development. Kasi ipa-finalize mo na yung procedure and testing materials intended to support the instructional episodes, the instructional process na gusto mong gawin. So, pag nagawa mo na yung material, next is to utilize.
So when I say utilize, ito na yung actual use of knowledge and the skills, and usually includes the practical application of information or procedures on a regular basis. Okay? I-apply mo na siya. Parang you are going to bring learners or your students into contact with the learning resources and instructional system components that you develop, that you designed and develop. Papagamit na yung nagawa mong material. Okay? And then, pag na-utilize na siya, it should not end there. Kailangan mong evaluate. Okay? This is a dynamic process which allows people to obtain and judge the worth of the data about how students learn specific content information under varying instructional conditions. Siyempre, tingnan mo rin kung effective ba yung ginamit mong instructional resource or instructional materials. Nakatulong ba sa pagtuturo mo? Mas naintindihan ba ng mga bata? O baka mas lalo silang naguluhan? Minsan kasi, pag sobrang kung ma-amaze din yung mga bata sa iyong material, mapupunta yung focus nila lahat doon. So, tingnan mo din, kailangan mong i-evaluate. Especially kung, halimbawa, gumawa ka ng PowerPoint na ganito, pero ang dami-dami mong mga nilalagay-lagay doon na mga gumagalaw-galaw, ang daming mga kulay-kulay, na minsan nagiging distraction sa mga bata, di ba? Especially sa maliliit na bata. So, mapupunta doon ang focus nila. Baka hindi, mas lalong hindi sila matuto, di ba? Kaya depende sa planning, sa designing, di ba? Kasi syempre, mas alam mo yung kailangan ng mga bata. Okay? And that is evaluating. Kung hindi effective, then next time, either i-improve mo siya, baguhin mo, huwag mo nang gamitin, ganon. Okay? Pero kung effective siya, gamitin mo ulit. Okay? And then, after evaluating, the last is managing or the management. This is the linchpin which binds all the domains of educational technology together. Okay? Kung ano, babalik ka ulit sa number one. Kung kailangan mo siyang i-modify or mag-present ng bago, design ka ulit, develop, utilizing, ganyan. Combination ng lahat ulit. Okay? Kung hindi naman, utilize mo ulit. Then evaluate. Okay? So, those are the five domains of educational technology. Hindi lang naman tayo basta-basta kumukuha ng mga, di ba? Mga instructional assistants, instructional aids na gagamitin. We need to check din kung appropriate ba siya. Appropriate ba sa age ng mga bata? Appropriate ba sa learnability nila? Diba? Baka naman masyadong high-tech yung pinapagamit mo, grade 1 lang naman yung mga estudyante mo, diba? Or the other way around. High school ang tinuturoan mo pero gumagamit ka ng instructional material na pang grade 1, pang grade 2. Okay? So, you should know all those five domains. Since we are in these five domains, so these are the different instructional design models. So, designing, developing, utilizing, integrating of educational technologies. First model is yung Azure model. Okay? So this was constructed by Robert Heinich and others. Okay? So ito yung instructional system design na ginagamit din ng mga teachers sa classroom. Okay? So Azure means una, analyze mo muna ang learners mo. Diba? Para malaman mo kung ano yung... Kasi
'di ba? Sabi ko hindi ka naman pwedeng gumamit na hindi applicable sa mga estudyante mo. So you need to analyze your learners. Alamin mo kung anong kailangan talaga nila. Kasi ikaw ang magtuturo, so dapat yung mga lesson mo align sa kanila and then the same manner with the materials. Okay? And then after analyzing the learners, state objectives. Ano ba yung purpose? Ano yung mga objectives mo? Bakit ka magtuturo? Bakit ka gagamit ng mga materials na yon? Okay? Then, pag may objectives ka na, you select the media and materials. Doon muna pipiliin. Hindi yung bili ka lang ng bili, kuha ka lang ng kuha ng mga, pag may nakita kang magandang material, oh, maganda ito sa grade 2, oh, maganda ito sa grade 1. Okay? After selecting, utilize. Gamitin mo na siya. Okay? Utilize media and materials. And then R means require learner participation. Hindi lang dapat ikaw na teacher ang gumagamit ng material na yon. Dapat may participation ang mga estudyante. Yung interactive ba? Okay? Yung magagamit din nila or part sila ng paggamit ng instructional material. Okay? And then last is evaluate and revise if needed. I-evaluate mo kung okay. Pag hindi, i-revise mo. Then, retain mo siya kung okay naman. Pero kung hindi okay, kailangan mong i-improve or minsan i-reject mo. Hindi mo na siya gagamitin ulit. Diba? So, that is the Assure model. Since we are dealing with the process, okay? Instructional design model. So, that is Assure. Next model is the ADDIE model. ADDIE. Okay? So, ito din, almost the same. It has 5 phases nga lang. Okay? It start with analysis din. Okay? So, ikaw na teacher, you identify first the learning problem, the goals, the objectives, your learner's needs, okay? Existing knowledge, relevant characteristics, among others. That's analysis. Then, mag-design ka din. Design. Based on the specific learning objectives, you design. Okay? Gawa ka ng storyboard, and then gawin mo na until develop. Okay? Development is actual creation. Okay? Actual creation of the content of the learning materials based on the design phase that you did. And then, development. I mean, implementation. So, the plan that you did, you need to put it into action. Okay? So, by procedure, yan. So, but the materials that you develop should be distributed to the student group learning, di ba? So, after delivery, the effectiveness of the training materials is evaluated. Ito naman yung evaluation. So, sa atin kasi ang assessment and evaluation, pwedeng formative, pwedeng summative assessment. You will learn that in assessment of learning. So, yan naman yung ADDIE model. 5 phases lang siya or stages. Kay Assure model, 6. Okay? So, pero pareho din sila ng process. Okay? So, anong naidagdag dito kay Assure, yung require learner participation. Okay? Si ADDIE, yung participation, nandito na sa implementation. So, that's the ADDIE model. So, yan yung 2 instructional design models in terms of educational technology. Okay? Kung may mga questions kayo, just raise your hands po. Now, let's proceed to the different theories and principles of educational technology. So, diba? Ang dami-daming theories na pinag-aaralan.
dito naman is in terms of educational technology. Okay? So the first one is from Edgar Dale, yung Dale's Cone of Experience. Cone siya. So parang yung ice cream cone, parang pyramid, ganun. So this model ni Cone, I mean ni Dale, is composed of 10 stages. Okay? So it incorporates several designs or several stages and learning in the learning process. Okay? So dito, sabi ni Edgar Dale, it should start from concrete experiences at the bottom of the cone to more abstract experiences as it reaches the peak of the cone. So learners retain more information by what they do as opposed to what is heard, read, or observed. Okay? So we are in educational technology topic. So sabi niya, mas ma-retain daw ng mga bata ang information na binibigay natin kung ginagawa nila ito. Kaysa sa naririnig lang nila, binabasa, or in-observe. Okay? Ito yung kay Edgar Dale na cone. Yan. Tingnan nyo. Sa principle of educational technology, people generally remember the learning activities that you do in the classroom kung ginagamitan nyo sila ng simulation, model, experience a lesson, perform a presentation, or they are doing the real thing. 90% of what they do. Meaning, kung binabasa mo lang yung lesson mo sa klase, 10% lang ang maaalala ng mga bata sa kanilang binasa. So, diba? Di, noong tayo ay puro lecture, di ba? So hanggang 10%, 20% naman of what they hear. So eto siya, people generally remember 20% of what they hear. Kung nagtuturo ka na puro ganito na ginagawa ko, nagdi-discuss, pero hindi naman kayo mga bata. 20% lang ang kanilang maalala, ma-retain. Ang ma-retain na concept and maalala nila. Now, if you use videos, view images and watch videos, 30% of what they see. Okay? But, kung nagpa-hands-on workshop ka and you let the students participate, nag-collaborative lesson ka, 70%. Kasi combination yun eh. 70% of what they say and write ang maalala nila. But, kung yung mga first-hand, yung mga inexperience nila, kaya nga diba, dapat lagi tayong nagbibigay ng mga learning experiences sa mga estudyante. Yung simulation, yung nagpa-perform. Pa-perform sila. They are doing the real thing. 90% of what they do, yun yung maalala nila sa mga learning activities. Kaya diba sinasabi ko na ang mga estudyante ngayon, gusto nila lagi yung nagpa-perform. They want to do the real thing. Kasi yun yung mas maalala nila. Kaysa pinagbabasa mo lang sila ng libro, pinagsusulat mo lang sila, binibigyan mo lang sila ng story, hanggang 10 to 20% lang. Okay? 10 to 20% lang yung maalala nila. Kaya dapat, kailangan mong gumawa lagi ng mga hands-on experiences, ng mga collaborative lessons, group learning, groupings, yan. Yan, or designing or performing a presentation. Kasi yun yung mas mag-retain sa kanila. Okay? So that is from Edgar Dale, The Cone of Experience.
di ba, ang purpose naman natin is to provide sa curriculum, to provide the total learning experiences of our students. Okay? Next, the second one is the three-tiered model of learning by Jerome Bruner. Okay. Ano naman tong kay Jerome Bruner? He pointed out that every area of knowledge can be presented and learned in three distinct steps. So parang ito din kay, related din kay Edgar Dale. He suggested that every area of knowledge that is included in the cone of experience ni Edgar Dale can be presented in three distinct steps. So una muna daw ay enactive, iconic, and symbolic. Okay? Sabi niya kasi, our students learn best when we go from concrete to abstract. So ibig sabihin, first comes hands-on muna, which is the action, and then learning with images, okay, image. And then finally, the students transform what they have learned into language sa kanila na isusulat, kumbaga, or na isasabi. So eto siya, eto yon. Okay? So, etong enactive, eto yung series of, sequence of actions. Eto yung base. Parang ganyan, pataas din. Parang kay Edgar Dale na cone of experience. Na ano muna daw, itong enactive, mga experiences. We provide them with direct experiences. Okay? Tapos itong iconic, ito yung series of illustrations. Yung mga pictorial experiences. Like field trip, demo, demonstration lesson, exhibit, motion pictures, ano pa, recordings, and still pictures. Okay? And then, symbolic. Ito naman yung highly abstract experiences. Mga visuals and verbal symbols. Okay? So, in terms of increasing difficulty, ito, pag ganyan, yung pinakamalaki kasi, ito yung enactive. Okay? It is recommended daw pag nagturo tayo that a learner process from enactive, then iconic, and only after the symbolic na, you know, they can do or make abstract experiences, okay, through a series of symbols, okay? Any questions? So in terms of increasing difficulty, yung pahirap, saan ang mauuna dyan? So basta i-ano lang dito, sa base. Okay? Pataas din yan. Ito siya, oh, increasing abstraction. Kaya mas mag-start dito sa enactive. Okay? Ito, ang pinupoint out naman dito is yung mga paggamit natin ng mga resources. Diba? Parang ito. Ito na lang ang pinaka-base natin kay Edgar Dale. Diba? Na we can do combinations of all this. Kasi ang hirap naman kung puro tayo sa simulation, puro experience a lesson. Diba? So, pwede rin minsan watch videos. Pwede rin minsan reading. Diba? Mag-demonstrate ka, okay? Or magpa-hands-on experiment ka, hands-on workshop. Yan. Pwede rin combination yan ng lahat. Pero we need to take note, to remember na dito tayo magfo-focus. Especially yung klase ng mga estudyante natin ngayon na they are, yung bang gusto nila lagi yung very active. Gusto nila lagi active learning. Okay? Dito sa 70 to 90 para mas ano, mas ma-remember, mag-retain yung concept, mag-retain yung lesson, and ma-remember nila yung
learning activities. Okay? So, same is true with kay Bruner. So, actions, then illustration, then symbol. Mas maintindihan nila dito sa, ano muna, sa series of actions. Kasi direct experience ito eh. Direct experience. Ito kasi, abstraction, ang inaano natin dito. Kaya, last yun. Okay? Third one is the TPAC framework. Ito naman yung gawa nila Mishra, sila Cooler noong 2006. TPAC means T stands for technological, pedagogical, and content knowledge. Yan. Ibig sabihin, mas effective ang learning kung si teacher ay may knowledge sa technology, may knowledge sa pedagogy. Ano ba ang pedagogy? Ito yung mga strategy mo, techniques. And then content. Dapat meron ka ding, syempre, content, subject matter. Alam mo yung tinuturo mo. So, sabi nila sa TPAC framework, kinukombine lahat yan. Pwedeng technology, pedagogical knowledge, so TPK. Pwede rin pedagogy and content. Okay? Pwede rin technology and content knowledge. So, kumbaga ito. Ayan. Kasi may mga teacher na magagaling, pero magaling din sa strategy, pero hindi masyado sa technology, di ba? Meron namang magaling sa mga paggamit ng mga materials, maalam din, may content, pero hindi marunong gamitin. Wala siyang strategy, di ba? So, dapat combination yan. So, sa sentro, dito is the TPAC. Ibig sabihin, dapat meron kang pedagogical knowledge, may content knowledge ka, tsaka technological knowledge. Okay? Kasi etong tatlo na to, it is best used to instruct and guide students toward a better, more comprehensive understanding of the subject matter. Diba? Hindi porket academically magaling ka, yun lang yung content. Hindi ka naman marunong mag-strategize. Hindi ka naman marunong gumamit ng approach, diba? Ng method on how to win the attention of your students. May mga ganun. May mga sobrang gagaling pero sa classroom, hindi sila marunong ng mga bata. Mag-manage ng classroom. So, it should be the combination of the three daw. Kaya tinawag siyang TPAC. Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Okay? Yan yung TPAC framework na sinasabi. So, content, yung subject matter, yung alam mo, tapos pedagogy, strategy, and then technology. Paano mo naman, ito yung mga materials. Hindi rin enough na ang gaganda ng ginagamit mong material. Kasi ang dami mong idea dito sa content. Pero hindi na mo naman alam kung paano i-execute. Di ba? Nilagay mo lang ito, dinisplay mo na, nagturo ka na. Wala namang interaction sa mga bata, hindi nila ma-appreciate. Baka mas maguluhan pa sila sa pakikinig sa'yo. Okay? So, that is number 3, TPAC framework. And then 4, we have number 4 to kay Gagne. We had this already in saan ba ito natin natutunan? Sa theories of learning. Okay? Yung 9 instructional events. Sabi naman ni Gagne, sa events of instruction to enhance student learning, kailangan i-follow mo yung 9 instruction. Ito yun, di ba? I-gain mo muna ang attention nila pagpasok mo sa classroom. Then inform the learner of your objective of the lesson.
After that, stimulating recall or prior knowledge. Ang stimulating recall, ano na nga ba itong stimulating? Mag-start natin sa gaining attention. So, get the students focus. Okay? So, ibig sabihin, kung ready na silang matuto to learn the topic at hand, so, minsan, ano bang mga ginagamit mo, ginagawa mo? Use attention grabbing. Yung mga icebreaker ka, o yung mga leading questions, motivation. Diba? Kaya nga sinasabi, diba, minsan kinukwento ko sa inyo, kung ang topic mo, i-connect mo sa mga interesting, yung mga trending, yung mga, ano ng mga bata, kung saan sila na nahuhumaling, di ba? Subukan mong ipasok yung lesson mo sa mga character ng ano, character ng mga, yung pub, yung mga mobile games. Tingnan ko lang kung di sila magiging interesado, di ba? Titingin sila agad sa inyo, sa iyo. So, those are attention grabbing. Okay? Mga interesting trivia. Okay? What else? Yung ask their opinions and comments. Yung mga entertaining na topic, especially yung viral. Ayan. Kasi nakikita nila lahat. Di ba? So, or sometimes you can bring out eye-catching visuals or audio stimuli para makuha mo yung attention. Okay? Hindi ka pwedeng magturo na kaagad na hindi mo muna kinukuha yung attention ng mga bata. Kasi kumbaga hindi pa sila nakukondisyon na matuto on that particular day. Then, inform the learner of the objective. You need to tell the students why they will learn the what they will learn during the lesson to get them in the proper state of mind so that they can anticipate, they will expect what they will need to do afterwards. Okay? Pwede mong i-deliver yung lesson via slides or videos, other format. Okay? Pwede mong sabihin na at the end of the lesson, magbibigay ako ng 10 points na quiz or magbibigay ako ng project. Ayan, that is informing the learner of the objective para alam nila kung ano ang i-expect. Okay? Kasi kung hindi nila alam kung anong mangyayari, wala silang guide, kumbaga. Okay? And then, hindi ka muna magtuturo. The third one is stimulating recall of prior knowledge. You have to prime students for learning the new material. So, you need to refresh them. Okay? Refresh their memories of prior learned content. Magpa-summarize ka kung ano yung mga past lesson. Okay? Ayan, o recall of prior knowledge. Ano pa? Connect. I-connect mo yung past lesson to kung anong lesson nyo ngayon. Connect the material from the past to the current lesson and bridge the gap. That is stimulating. Okay? Para makuha nila yung connection. Ano kaya ang connection ng topic natin kahapon tsaka ngayon? Diba? Kailangan natin ng continuity ng lesson. Okay? And then, dito ka na mag-present. Present the information, present the content. Start ka ng magturo. Okay? Kasi, once the environment is ready and the students are receptive, ready, okay, it's time to teach the applicable lesson. Tuturo na tayo. Okay? So, in this number 4, syempre, kailangan mo ring you need to keep things flexible to allow for discussion. Okay? Ano bang gagawin mo dyan? Incorporate variety of content delivery methods, yung student engagement, magpa-recitation ka, ano pa, group project, what else, readings. Kung creative kang teacher, at dito mo i-apply. Okay? pwede rin magpa-hands-on practice. Okay? You need to leverage the power of technology. Pwede rin gamitin ang internet whenever lessons can be accessed through the internet or can be tailored around it. Okay?
That is number four, presenting the information. Next is providing guidance, learning guidance. Providing the learning guidance. So explain clearly to the students what is expected for them to understand or the instructions needed to achieve yung kung anong pinag-aaralan nyo ngayong araw na to. Okay? Give examples. Yung mga make relevant facts. Okay, yung hindi ambiguous. So ano pang kailangan mo dito sa providing learning guidance? Dito papasok yung paggamit mo ng mga graph, timelines, stories, rubrics, role-playing. Okay? Kasi na-present mo na yung lesson. So, provide them guidance. Mnemonic memory tricks, ano pa. Anything else. Okay? That will help the students understand and comprehend the lesson and para ma-store nila yung pertinent information, para ma-retain sa mind, sa brain nila yung mga tinuturo. Okay? And then number six is elicit performance. Ito na yung practice na. Naituro mo na, nagbigay ka na ng assistance, practice. Okay? Instruct students to practice or demonstrate the newfound knowledge so it can be assessed. Diba? O, halimbawa, ito, 2 plus 2 equals 4. Kasi 2, tapos dagdagan mo na another 2, naging 4. Ayan. So, yun yung ano na, providing guidance. So, eliciting performance, okay. Kayo naman, okay. What, how about ito? 5 plus 6. Okay? So, create a stress-free environment where students can focus on showing their understanding of what was taught. Yung bang welcoming, yung okay, who wants to go to the board? Who wants to try? So have the students practice also in groups when possible. You need to offer a range of ano of practice opportunities para matuto sila. Okay? Pwede ring magpa-laboratory ka or hands-on activities sa science. Okay? You need to use also scaffolding. Ano ba yung scaffolding ulit natin? Yung may support. Scaffolding technique to ensure practice. Let's say for example, o ikaw, mag-pair kayo. Tulungan mo siya, magtulungan kayo sa pag-solve nito. O ikaw, mag-pair din kayo. And scaffolding. Group. If you want them to work as a group, ayan, o. Kumbaga, kung ano ang grade ng group, yun ang grade ng lahat. O, para lahat ay mag-participate. Para lahat ay mag-contribute. That is eliciting performance. And then, 7 is provide feedback. Offer immediate feedback on students' task. That is personalized, constructive, and positive. Okay? When we say feedback, evaluation. Okay? If you need to tell the students if they are complying with the guidance or the instruction that you give or not. Okay? Evaluative. Yan. Feedback din yan. You need to appraise students' work. Especially kung maganda ang quality. Okay? Magbigay ng praises. What else? Give remedial. Guide students to find the correct answer. Yung bang tutulungan mo sila, basta bigay ka ng feedback. Okay? Peer evaluation, feedback, self-evaluation, and so on. And then, number 8, assess performance. Assessing the... Therefore, ikaw nang mag-assess. Okay? You need to conduct a comprehensive assessment to determine how well your students met their learning objectives, okay? So that learning gaps can be addressed. Tingnan mo na kung na-gets ba nila yung tinuturo mo sa araw na yon. Na-gets ba nila yung lesson, okay? So ano bang gagawin para malaman? Use a mix of assessment tools. Essay, magpa-test ka, magpa-quiz ka,
ano pa, hands-on assignment, magbigay ka ng activity para i-testing mo na sila kung natutunan ba nila yung lesson mo. May natutunan ba sila? Okay? But of course, as a teacher, we should always be transparent. Dapat objective tayo and fair in all our assessment. Walang favoritism. Okay? So the grade of the students should be based on pre-established criteria or may rubrics ka dapat. Let's say, nagpa-performance ka. Nagpasayaw ka by group. Dapat meron kang rubrics like, alimbawa, 10% costume, 20% anong tawag doon? Yung technique, yung flexibility, yung saya, pag flexibility, kung nagpa-performance ka ng sayaw, ano pa, 10% coordination, kung sabay-sabay sila, tapos 5% music, mga ganon, harmony. Meron kang rubrics dapat para maiwasan yung magko-complain, di ba? Like, sir, bakit mas mataas sila sa amin eh? Ang mas maganda ang sila, ang papangit nung costume nila, ang gaganda nung sa amin. At least ma-explain mo na, anak, ang costume lang naman is 10%. Eh sila hindi nga maganda yung costume, pero sabay-sabay sila, ang ganda nung showmanship. Oh, mga ganun, di ba? Para maiwasan, di ba? Before naman ng performance, nabibigay tayo ng mga criteria, di ba? Criteria for judging. Oh, may ganun. Rubrics ang tawag doon. Especially, pati sa essay. Sa essay kasi minsan, merong mga teacher na napuno lang nung bata yung papel. 10 over 10. Ganun kaagad, di ba? Kahit paikot-ikot naman siya kung ano-anong mga pinagkukwento niya doon. Tapos yung isang bata na kalahati lang yung nasulat, nilagay mo ng 5. Pero kung tutuusin, kung babasahin mo, mas detailed yung kalahati lang ng papel ang sinulat. Mas kompleto, grammar-wise, correct lahat. Concise, brief and concise. And it's very substantial. Diba? Kaya sa pag-grade ng essay, meron din tayong rubrics. Halimbawa, over 10 yung essay nila. Content, 10, content, 6. Organization of thoughts, 2. Grammar, 2. Yan. To make it 10 points. Eh, pag sinabing content, nasagot na naman niya, nandun lahat, very substantial, lagyan mo ng 6. O siguro yung isang bata na punong-puno ang papel, o lagyan mo rin ng 6. Tapos yung organization of thoughts, ibig sabihin organize, yung pagsagot niya, na hindi pa ikot-ikot, hindi pa, yung, di ba, yung mas konti ang sagot, nilagay mo 2, kasi very organized ang sagot niya. Eh yung maraming sagot, kung saan-saan napupunta, inilagay mo lang 1. Tapos maraming grammatical error yung kasi minsan kung the more you write, the more ano mistake, di ba? So 1 din nilagay mo doon. Dito din sa kokonti ang sinulat, walang grammatical error. So 2 ang nilagay mo. So 10 points yung kalahati lang sinagot. Yung punong-puno ang sinagot, nilagay mo lang 8. Kasi meron siyang mga error sa grammar, hindi organized ang pagsagot. Kaya kahit magreklamo siya, sir, bakit 8 lang sa akin? Eh, andam, mas marami akong sagot kaysa sa kanya. Eh, anak, meron tayong guide, meron tayong criteria. We have a rubrics to follow. Okay? That's a part of assessing performance. Meron ka dapat mga rubrics. Okay? Eh, minsan kasi mga teacher naman, halimbawa, pagpa-drawing ka, pagka-submit, na-check ko na, nilagay mo lang, 99. Diba? Nilagay mo lang, 85. Mas maganda kung meron doon sa likod, may rubric siya. Let's say, relevance, 50. Color combination, 40. Neatness, 10. Ganun. Para pag nag-grade ka, 48, 28, 8. O i-add mo na. Ayun na yung score niya.
okay? At is fair. And then, last is enhancing retention and transfer. Tayong mga teachers should do everything possible to help our students retain the information. Retain the information they work so hard to learn and give them chances to personalize their experiences or their learned experiences. How? By applying it to their own life. Mag-integrate tayo ng values. Okay? Integrate values. Para mas ma-enhance yung pag-stay ng lesson nila. Okay? So, if the lesson is conducive to a hands-on activity, then magpa-practical test ka. Okay? Practical test. Magbigay ka ng additional homework for enrichment. Additional reading. Okay? Yan naman yung pang-fourth theory ni Gagne. Okay? And then the last one is kay Merrill's Instructional Design Principle. Kay Merrill naman, eto. Cone pa din siya, pero inverted. Learning daw is promoted when learners are engaged in solving real-world problems. Kaya mas malaki siya. Dito dapat daw ang training. Diba? And then, existing knowledge is activated as a foundation of new knowledge. Kung mag-umpisa ka ng engaging ito sa mga real-world problems. Okay? And then, demonstration. Show me. Para new knowledge is demonstrated to the learner. Yan. Okay? Pag na-demonstrate mo na, ipa-apply mo din sa mga bata. Ito naman yung let me. And then, integrate. New knowledge is integrated into the learner's world. Kumbaga, paano mo maituturo ng maayos? Okay? So, yan yung procedure naman. So, una, they should be engaged in problem-solving techniques or strategies to activate. Okay? Activation means para ma-connect nila yung mga existing knowledge nila para magamit nila sa bagong lesson na ituturo mo. Then afterwards, eto. You demonstrate. Turo mo. Pag naituro mo, sila naman. Let them apply. And then you integrate that to real life situation. So, ganun din. Parang kay Gagne din yan. Okay? Para mas ma-retain yung learning. Okay? So, those are the 5 theories and principles of educational technology. Do you have any questions? Okay, let's proceed. Principles in the selection and utilization of educational technology. Okay. So, when I say principles, ito yung mga things to consider when we utilize, when we choose, when we select materials, instructional materials, or as a whole educational technology na gagamitin natin sa klase. Okay? One is purpose. Of course, this is very basic. Tingnan mo muna yung purpose. Ano ba ang tuturo mo? Ano ba ang lesson mo? What are the objectives? Okay? So they must be focused on helping learners to motivate them in the learning process. Okay, yun yung common main purpose mo. Kung ang lesson mo ay ganito, ang isipin mo is paano ko kaya matutulungan ang mga bata? Mamomotivate ang mga bata para mas madali ang kanilang pag-grasp ng lesson during the learning process. So that's the purpose na sinasabi. Okay? 2 is appropriateness. Naman, they should be appropriate to the level intended. Diba? Kung pang grade 1, pang grade 1. So, you need to check the vocabulary level.
huwag kang gamit ng gamit ng mga high-faloting words kung estudyante mo naman ay grade 1, grade 2, grade 3. Diba? Difficulty of concepts. Pero ang ano man ang curriculum naman natin pataas naman. Okay? So kung nasa grade 12 ka, it is expected na mas difficult ang mga concepts na ituturo. Okay? Huwag kang magturo ng pang grade 12 kung nasa grade 7 pa lang sila. Okay? And then methods of development, the interest of your students. You need to consider all those things. Tingnan kung appropriate ba yung educational technology na gagamitin. Okay? Third is meaningfulness. Okay? Meaningfulness. They should contain purposive activities. They must contribute to the growth and development of the learners. Hindi ka naman magtuturo ng hindi kailangan ng mga bata, di ba? Kung hindi magko-contribute sa growth and development. Four is the breadth. Okay? Ito dapat yung laman. Okay? It's, meaning it should encompass all-round development of your learners. Ibig sabihin, yung different learners mo, different group of learners, dapat makonsider mo lahat. Diba? Diba sa multiple intelligences natin, gumawa ka ng mga activities na lahat ay dapat short-term memory. Yung magagamit ng lahat. Okay? Yan yung ibig kong sabihin. Yung hindi lang para sa mga academics, hindi lang sa para sa mga magagaling sa mathematics, kundi it should be applicable sa lahat. Okay? Five is responsiveness. They must be responsive to the needs of your learners, to the demands of the society. Yun ang isang principle. Usefulness or utility. Kukuha ka ng educational technology na it must be useful to a particular teacher. It must be useful to you. Kasi ikaw ang gagamit nun, di ba? For a particular group of learners. For example, yung audiovisual material, audiovisual aid, it must help the teacher to deliver the subject matter in a better way as helping the learners to learn the subject matter. Kung, syempre, kaya nga tayo gumagamit ng instructional materials kasi para matulungan din tayo na teacher, para hindi tayo mahirapan sa pag... kasi minsan kahit gaano mo ini-explain sa mga bata, okay? Gaano mo i-explain kung hindi nila nagigets, di ba? Kaya nga tayo gagamit ng mga educational technology para mas matulungan din tayo. Okay? So that is usefulness and utility. Hindi yung magpa-impress ka lang, gumamit ka ng pagkaganda-gandang Prezi.com, yung sa PowerPoint na slideshow na bonggang-bongga para lang ma-impress yung mga bata. Pero hindi naman nakatulong sa'yo. Hindi naman nakatulong din sa mga bata. Okay? So that usefulness and utility. Communication effectiveness. When I say communication effectiveness, they must relay information clearly and effectively. Okay? Yung madaling na gigets ng mga estudyante. Cost effectiveness. The cost per student of media presentation diminishes as the number of students using it increases. Especially kung hindi ka naman available ang mga materials, di ba? Hindi naman available ang mga materials sa school, kung saan ka nagtuturo. So, it diminishes as the number of students using it increases. So, kailangan, there is enough or there will be
there should always be enough materials that is intended for all students. Hindi lang yung kukunti ang nagkagamit. Okay. Interest. They should catch the interest of the users, the students. Okay. Yung bang you will use this material for stimulation. Okay. To stimulate the curiosity or to satisfy the need of our learners to know what else, to encourage them, encourage their creativity also. Okay. And then, your imagination nila, imaginative response. Okay. That's interest. Yung makakatch mo yung attention nila, yung interest nila. 10, variety and diversity. So, one principle is the materials that we use must be varied. Okay? Sa dami-dami ng materials, dapat there should be variety. Hindi puro PowerPoint every day, PowerPoint, nung pisahan mong magpa-reporting, reporting every day, nung pisahan mong magpa, what you call this, video clips, ako video, panood. Okay? Then there should be variety to develop and maintain the interest of diverse students. Okay? Kasi ang dami nating pwedeng gamitin just to enhance our teaching or enhance the teaching and learning process. Simplicity. They must be simple but inspiring for the learners. Para hindi sila, minsan kasi may mga materials na mas lalo sila nako-confuse. Okay? They must be simple but show creativity. Mas okay yun. Kasi yung napaka-complex, ang ganda-ganda nga, pero hindi naman magamit. Diba? Mas maganda yung simple. And authenticity. Eto, authentic. Siyempre, when you use material, they must present accurate. Okay? Or up-to-date, dependable information. Dapat yung mga tinuturo nyo, nilalagay sa PowerPoint, ay with correct data. Okay? Accurate dapat. Ito, para din sa number 13, it follows correctness. Correct facts, correct information. Okay? Must be in the materials for a better learning process. Minsan kasi may mga typographical error. Ayan, sige, hindi mo na nakita, tinuturo mo. Yan, in 1941, ganito. Kukorek ka ng mga bata. Sir, di ba 1945 yun? Di ba? So, it should be correct. It should be authentic. Okay? Presentation. The presentation, I mean, the materials must be presented at the right time and in the right way. Okay? What else? Portability. Handy. Yung kaya mo lang din nadalhin at kaya mo lang din gamitin. Minsan may mga, pag may mga teacher kasi minsan nagde-demo, naku, ang dami nilang dala-dala, ang dami nilang, puro dikit-dikit at sa board, sige lang, punong-puno na yung board. Kaya, ang dami nilang binibit-bit pagpunta sa klase. So, dapat yung handy lang din. Okay? Minsan may mga hinahatid pa sa school, yung mga asawa ng teacher kasi kailangan nila mga instructional aid na kailangan dalhin para lang mapaganda ang teaching and learning process. But as much as possible, it should be portable. Okay? Assessment. Lagi-laging may assessment. Okay? When we say assessment, you need to evaluate the use of the technology. Okay? For if you need for further revision, further improvement, okay? And then spatial contiguity. Ibig sabihin, yung mga pictures dapat and words must be presented near
rather than far from each other. Yung mga pagka-arrange-arrange mo pag nagpe-present ka. And then, split attention principle. Words should be presented as auditory narration rather than as visual on-screen text. Depende rin sa mga estudyante mo. Like kung kailangan, kung gumamit ka, limbawa, ng video clips, kailangan meron din siyang subtitle. Okay? Subtitle. Kasi minsan, may mga bata rin na hindi masyado sa auditory, pero binabasa nila yung subtitle. Depende rin kasi sa mga learners mo yun. Okay? Just to cater yung mga learners mo na mas madaling matuto sa pagbabasa kaysa pakikinig. Okay? So these are some of the basic principles in the selection and utilization of educational technology. Okay? Factors affecting the selection, human factors, learner, individual differences, attention span, number of learners. Kailangan tong number of learners, di ba? Paano kung 50 kasi yung klase mo, di ba? So, kailangan gumawa ka ng material na good for 50, di ba? So, you need to select media that are well-suited to the group, the size of your classroom, kasi minsan very difficult din to modify. Okay? Attention span. Tingnan mo rin yung age, yung interest ng mga bata, yung motivation ng mga bata. Teacher factor, ang physical disabilities of the learners. Diba? We need to consider this lagi naman. The physical disabilities. Kasi may mga estudyante kang minsan poor vision, poor hearing, minsan may dyslexic, diba? May color blind. You need to consider all those. Diba? Kasi minsan baka paggawa ka ng PowerPoint, puro colorful yung mga nilagay mo doon na nakakasilaw. Or minsan ang liliit ng mga nilagay mo sa PowerPoint, hindi mabasa nung nasa likod. Teacher factor. Then instructional method, practical constraints. Okay? Yung practical constraints, syempre, yung it has something to do with administrative and economic constraints. Okay? Of the school. Both, these two can limit the choice and methods of media. Eh, kailangan maghanap ka ng smart board sa school kung saan ka nagtuturo kung wala naman silang smart board, di ba? Or magpabili ka ng smart board pero wala namang internet sa school. Itong general guidelines, parang doon din sa kanina sa diniscuss natin na marami. Purpose, flexibility, diversity, content. Okay? Guidelines in creating learning or presentation of materials. Halimbawa, pag naggawa ka ng PowerPoint. 1. Do not overcrowd. Pero wag niyong i-compare dito sa ginagamit ko. Baka sabihin, ito naman si sir, ginagawa, yung isang slide nga niya, punong-puno. Eh, graduate school naman kayo. Hindi naman kayo mga estudyante na basic ed. Okay? Be consistent in format, layout, and conventions. Huwag gumamit na kung itong format mo, ito lang ang gamitin mo all throughout. Hindi porket sinabing be creative, ala kung ano-ano ng mga design dyan, kada sentence iba-iba ang font style, font size. Hindi yun, nakakatuwa. Nakadistract yun. Tapos ang dami mong mga nilalagay-lagay dito ng mga gumagalaw-galaw, ng mga graphics. Tapos ang dami mong ginagamit ng mga transition, yung lumilipad na slide, mapapasok. Di ba, simplicity. Siguro kung ang lesson mo ay computer, yung sa paggawa ng mga PowerPoint, okay, kasi tinuturo mo doon, ito yung mga iba't ibang fonts, ito yung mga iba't ibang ganun. Pero kung gagawa ka ng PowerPoint or presentation materials, dapat consistent.
Use appropriate typefaces and point uses. Kung sabi ko nga, kung isang font style, isa lang. Use bold and italics for emphasis, but do not overuse them. Use titles, headings, and subheadings to clarify guide. Halimbawa, dito, nired ko yung title para ma-identify mo na title yun. Ito yung examples. Use numbers to direct through sequences. Use graphics and illustrations to reinforce ideas only. Kung gusto mong explain, halimbawa, 10% of the class are blah, blah, blah. So, nagbigay ka dito ng graphics, yung graph. Let's say pie graph na may 10%, ganun. Use symbols and icons as identifying markers. Use color, audio, music to stimulate, not to overpower the senses. Yun nga, di ba? Baka mamaya, napaka-colorful. Yung ginagamit mo, yung mga neon colors na nakakasilaw sa mata, na hindi na mabasa. Okay? Produce the materials with technical excellence. Good quality, good audio. Kasi minsan, pag, let's say, nagkakopy tayo ng mga pictures, tapos pinipaste natin sa PowerPoint, pag na-project yan, ano na siya, malabo. So, tingnan mo yung, ano, dapat yung quality ng pictures, ng photos. So, it should go with technical excellence. Yung audio din, nag-download ka ng, let's say, for example, nag-download ka ng video, ipapanood mo sa klase, hindi naman marinig. Diba? Or, nagtawag doon, choppy, kumbaga yung audio niya. Kasi iba pala yung format. Minsan, hindi naman gumagana yung audio. So, napahiya ko pa as teacher kung let's just sabihin mo, class, today we will watch blah, 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 blah. Pagka-play mo ng pagka-play mo ng pinownload mo, hindi pala gumagana ang audio. So, nasira yung lesson mo. Okay. What else? tingnan lang natin ito. Yung information technology in the Philippines education. Meron tayong House Bill number 845. An act integrating information technology into the public elementary and secondary curricula. In implement na dapat, kaya di ba mga classroom, lahat ng classroom sa Pilipinas ngayon may mga TV-TV din sila. Kahit ang liit-liit. Ano yon? Kung ilang inches lang, good for 50 students. Pero at least, somehow, kahit papaano naman, doon sila nanonood ng, kung manood sila ng movie, kailangan may i-present. Okay? Para maging in din yung mga estudyante sa Philippines. Pero dito kasi, di ba, if you've been to schools dito, yung buong whiteboard nila is the smart board. Doon na may interactive. Dipindot na lang sila doon. Yan. Or kung hindi naman, may mga classrooms na yung whiteboard nila can cover the projector. Ipi-play mo na lang. So, mas maswerte yung mga estudyante natin dito kesa sa Philippines. Okay? But, syempre, in-integrate na din ang ICT sa ating elementary and secondary curriculum. Kasi, syempre, kailangan din maging abreast with the latest mga estudyante rin sa Philippines. So, ito din, Republic Act 10844. Ito yung planning, developing, and promoting the national ICT agenda of the Philippines. So, since this is a part of your board exam, i-review natin yung mga ICT basics, yung pang-elementary. Hardware, ito yung mga tangible parts, ito yung mga keyboard and mouse as the input, output, monitor, printer, projector, storage devices. Oh. Ewan ko kung naabutan nyo pa ang
It was on my second year high school nung unang inintroduce ang computer sa Philippines. So ang gamit namin noon ay diskette. 'Di ba yung liliit na diskette, tapos may malaking diskette na tawag doon. Ingat na ingat ka sa diskette kasi syempre hanggang ano lang yun, 144 MB ang pwedeng is nandun lahat ng files mo, 'di ba? Kasi nung second year kami merong sa TLE, you have the choice kung doon ka sa nursery, a nursing arts, doon ka sa agriculture, or doon ka sa computer education. So, sa computer education ako. Yan yung mga storage devices. Hard disk, USB, pero nga meron ng hard drive. Ano pang mas latest sa hard drive? Yung Google Drive, yung cloud, di ba? iCloud. Processing devices, CPU, motherboard, kahit ginagamit natin ngayon ay laptop, kailangan pa rin natin malaman ang mga ito kasi these are the basics. Ito yung, kumbaga, dito nag-umpisa. And then software, operating system, yung OS, and then application software, yung mga apps na ginagamit. Okay? And then ito, minsan kasi lumalabas to sa exams, sa gen ed, mga basic. Kaya huwag niyong kalimutan. Pero minsan kasi pag gumagamit ka ng Mac, MacBook, iba ang keys, shortcut keys, di ba? Pero ito lang kasi yung basic. Like Control B, Bold, Control S, Save. Alam niyo naman itong mga ito, di ba? So, ayan, Control S, Save the Document, Control U, Underline. Okay? Pero hapyaw na lang natin ano na yan. And then also some basic terms in ICT na lumalabas sa exams like browser, a software package that allows one to look at information. Yung mga browser, ano yung mga browser natin? Google Chrome, sa MacBook, ang mga Safari, ano pa? Mozilla, Firefox. Dati, ang pinakaunang, I think siyang pinakaunang browser, Internet Explorer. Ewan ko kung naabutan nyo pa yung Internet Explorer. Ngayon, ang dami-dami ng browsers na pwedeng gamitin. Ano pa yung ginagamit ngayon? Yung incognito. Incognito ba yun? Na browser. Okay? Avatar. Chat room. Ito yung mga sinauna, pero at least kailangan nyo pa ding malaman. CAI, Computer Aided Instruction. Email address. Okay. Oh, ito, FTP, yung File Transfer Protocol. GPS. O GPS tayo ng GPS. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng GPS, Global Positioning System. Okay. Ito yung to pinpoint exact location. Di ba pag ano, use the GPS, my friend. O gamitin mo yung Waze, that's GPS. Google Map, that's GPS. Okay? HTML, Hypertext Markup Language. Ito nga, Internet Explorer, sinasabi ko. Popular browser software. ISP, Internet Service Provider. JPEG. Di ba yung mga pictures ninyo, nakikita nyo ang extension niya, .jpeg. JPEG means Joint Photographic Expert Group. So, ito yung file format for images. LCD, Liquid Crystal Display. Yung mga TV, di ba may LCD? Yung mga laptop nyo, LCD. Tapos, yung mga video naman na pinapanood nyo, ang format ay MPEG. Motion Picture Expert Group. What else? Diba pag sinabi ko, send your requirements in PDF file. Baka di nyo pa alam ibig sabihin ng PDF. Portable Document Format. Kailangan malaman nyo lahat yung mga yan. Kasi usually lumalabas yan. Random Access Memory, ano pa, Skype, wala na ngayon, meron tayong Zoom. Snail Mail, Spam. Spam, unsolicited email or other messages. And among others, yung mga terminologies, yung mga basic na terminologies sa ICT. Okay? Since we are dealing with educational
technology. Okay. 6 domains in the DepEd ICT. ICT, pedagogy, basic lang naman to. Parang yung domains na sinasabi natin kanina about the use of ICT, I mean the use of educational technology. Diba? ICT, dapat may alam ka dito. Pedagogy, yung instruction, yung technique. Paano mag-administer and supervise the use of ICT. Paano i-assess. Laging may assessment and evaluation. Okay? Teachers' professional development. Kailangan din natin ng webinar, ng seminar, ng workshop about ICT. Kasi keeps on ano yan, upgrading. It keeps on innovating. And then the social, ethical, legal, and human issues on ICT. We will learn this sa, ano, sa second part ng educational technology. Yung mga, especially about online, cyberbullying, cyber libel, mga ganun. Yung internet security. Okay. Integrating technology and education. Kasi pag sinabi mong using technology, that is different from using integration. Okay? Using in technology or integrating technology. Pag sinabi mo kasing using technology, yung paggamit mo ay random, pero yung integration, talagang pinaplano mo siya na ginagamit sa classroom. Okay? What else? Technology is a routine part of the classroom environment. Kaya ang term natin dapat is integrating technology in the classroom. Hindi yung using. Mas maganda yung integrating. Okay? Integrating technology. Questions? Okay, so now let's proceed to instructional materials. Ano nga ba yung mga materials na yan na ginagamit natin sa classroom? Okay? Or nagagamitin sa classroom? So, what is an instructional material? This is an aid to the teacher. An aid to the learning process. Katulong mo siya. Kasi kaya ka nagagamit para matulungan ka sa pagtuturo. It gives life to the subject matter. Kaysa kinukwento mo lang, ganyan eh. Kung gagamit ka ng instructional material, it will make your teaching and learning process more effective, more efficient, more interesting. Kaya nga, it gives life to the subject matter. To help clarify important concepts, to arouse and sustain in student interest, to give all students in a class opportunity to share experience, to help make learning more permanent. Okay? What are the kinds of instructional materials or audiovisual aids? One is the printed material. When you say printed material, so malamang ito yung mga naka-print. We have textbooks. That's an audiovisual, that's an instructional material. Supplemental materials like workbooks, ano pa, duplicate outlines, lesson plan, study guide, ano pa, pamphlets, magazines, articles, newspapers, lahat ng printed na pwedeng gamitin sa classroom. So they will fall under printed materials. Okay? Next category is audio materials, audio aids, radio, phonograph, tape recorders, ano pa, MP3, diba? Spotify, podcast, basta yung something na narinig, okay? Na ginagamit siyempre sa classroom. And then graphics, graphic materials, charts, graph, maps, and globes, posters. Okay? Yung mga graphics na ginagamit natin.
D, visual aids, visual, chalkboard, whiteboard, smart board can be visual aid, and then still pictures. May mga photograph and illustrations. Tapos yung mga projected, yung mga naipo-project sa screen. Like mga slides, film strips, opaque, overhead. I don't know if you have seen or have used the following. Yung mga opaque projector, overhead projector, may LCD projector. Okay? Now, smart boards. Ngayon, may mga handy na. Even cell phone can use to project. Diba? May mga cell phones na may features na pwede mong i-project na sa wall. Okay? Those are projection materials. And they belong to visual aids. Okay? Exhibits. School-made displays. Kaya nga minsan sa mga hallways, may mga bulletin boards, may mga display doon, exhibits, may mga lahat yan, mga informational, informative sections. Diba sa mga hallways, may mga para sa announcement board, may mga pang-guidance council, I mean, guidance services. Merong pang science, math, na mga bulletin boards. Those are exhibits which are considered instructional materials. Kasi nakakatulong din yun sa mga bata. Museums. Each school, meron tayo yung mga ano din eh, learning resource center, kung saan dinidisplay din minsan yung mga gamit. Kung gusto mong humiram ng model ng solar system, model ng skeletal system, nakatambak doon. Globe, ano pa, mga diorama na pwede mong gamitin. Okay? Otherwise, you need to create yourself, to create a material for yourself para magamit mo. Pero syempre, ahead of time, kailangan mong i-check sa learning resource center or office or sa mga laboratories. Minsan nasa library din. Yung mga dinidisplay yung mga project ng mga bata na pwede mong gamitin pag ikaw ay nagturo. Okay? Panel board and felt board. Parang bulletin boards din ito. Yung mga may dinidikit-dikitan. Objects, specimens, realias, models, yung let's say, heart, yung blood circulation ng heart, may model doon. Okay? May mga specimens na kailangan mong silipin sa microscope. May mga naka-preserve na mga specimens. Sa biology laboratory, minsan nakakatakot kasi may mga naka-preserve doon na mga fetus ng mga animals, naka-preserve na mga, di ba? Those are specimens. Okay? Models. Yung skeletal system, digestive system na model, na pag nagturo ka na ng muscular system, kailangan mong buhatin yun at ipapakita, ito yung muscle, pinakamalaking muscle sa ganito, ganyan. Even sa skeletal system. So, for example, kayo naman sa social studies, meron yung malaking world map. Meron yung globe na malaki na iniikot mo lang o nandito sa northern hemisphere, southern hemisphere, yung mga countries, ganyan. Okay? Those are all instructional materials. What else? Audio-visual. Yung combination ng audio and visual. Like motion pictures, television, videotape, may videotape pa dito. Okay, YouTube. YouTube is a good source of audiovisual aids. Okay, National Geographic files, ganun. Okay, demonstration. Yung magde-demonstrate ka. Especially kung kulang kayo ng materials, punta ka sa chemistry lab. Okay, i-demonstrate mo yung
pag pag-mix ng chemicals, ganito, ganyan. Okay? Or you can let's say mga resource persons to demonstrate particular procedure that will include also community resources. Field trips is an example of an instructional material kasi nakakakuha din sila doon ng information. Kaya dapat ang mga school field trip is for educational purpose. Hindi yung mag-field trip sila, wala lang, namasyal lang sila. Hindi, pag nag-field trip, meron dapat silang purpose ang napinuntahan doon. Halimbawa, bago sila aalis, i-discuss nyo kung anong mga makikita doon. You need to give them guide questions. After the field trip, kailangan mayroon silang gagawin to evaluate. Submit nyo na yung mga nasagutan nyo ba yung lahat ng ginagawa before the field trip. So after the field trip na, kailangan masagot nila. Hindi yung pumunta lang at namasyal. Although they will have the best experience, but there should be processing. Kailangan may processing para ma-confirm nyo din sa mga estudyante kung ano yung nakita nila doon, ano yung experience nila. That will lead to your lesson. Okay? Mga field trips. Kaya tinawag na educational tour, educational field trip. Kasi dapat pang education, hindi lang for leisure. Yung namasyal lang, wala lang. After ng field trip, wala na. Wala ng feedback, wala ng processing. Diba? Language laboratory, program instruction, resource persons. When you invite resource persons to school, let's say mag-discuss ka about global hand washing, mag-discuss ka about good hygiene, mag-invite ka ng mga experts, ng mga nurses. Tapos when it entails about security, mag-invite ka ng mga police para discuss nila. Cyberbullying, yan. Or bullying. Mag-invite ka ng mga, let's say for example, ang topic nyo ay about drug addiction. Mag-invite ka ng speakers. These are all resource persons. And they can be your instructional aid. Diba? So lahat ng yun are part of instructional materials or educational technology. Okay? May mga iba pa dito, mga integration. Basa-basahin nyo na lang. So, tomorrow we will continue with mga ano naman. Mga subject area reasons for using technology. Okay? Ito naman yung discussion natin tomorrow. Yung mga remote teaching and learning and so on. Okay? Do you have any questions? Thank you so much for watching. Before leaving, please do click the like, subscribe and get notified button.